Good morning, Saturday ngayon. Ako na, 7 o'clock. Medyo tinanghali ako ng gising. Simbal umuulan. Pero hindi ito sagabal sa pagpunta namin sa tip shop. Para siyang thrift shop, pero ang pangalan niya is tip shop. Mga pre-lab items din na mga gamit. Samahan niyo kami. Andito na kami, naghanap lang kami ng parking. Andito na kami. Kami lang. Tingnan, kaming dalawa lang. Hindi sumama yung manugang ko tsaka yung kapatid niya. Pero kahapon, usapan na namin. Biglang nagbago siguro dahil sa panahon. Ang dami na nag-aabang sa labas ng gate. Unahan kasi doon sa mga magaganda. Yan, may dala-dala pang karetang isa. Ayan siya. 8 o'clock kasi ang simula ng pag na ang open niya is 8 o'clock. Wala akong napili. Pero si Johnny Bell meron, oh. Ayan, oh. Bagong-bago pa. $5. Yan na, napiano. Ano yan? $3 yan. $3 na. Tapos yan, oh. $5. Okay na. Bago pa itong chair. $5 lang sa peso. $200. Wow. Less than that. Ngayon, punta naman kami sa T-Bone para bibili kami ng watermelon. Kasi bukas may party sa bahay ni Ate Jo ng lunch. Marami rin bisita siguro. The birthday party to ng bayaw ko. Kasi birthday ng July 1. Kaming dalawa lang mag-ina. Banding naming mag-ina. Ina mat sumama ang iba. Ilip. Mag-elevator kami. Breakfast daw muna kami. Mga pie. Mga... Yung plain sausage. Thank you. Sorry? Hintayin namin yung coffee namin. Coffee without sugar. Yan o, dyan kayo may bumili. Sa Aspli Bread Basket. Tapos dyan kami mag-grocery. Sa T-Bone. Ayan, yun na. World of Spices flavor. May mga Indian, pero may mga kwan dyan. May mga Asian goods. May mga Philippine products din dyan. Yan, masarap ito. Kwansya plain sausage. Yan ang coffee namin na no sugar. Hindi ko na pati naluluwas. $1. Buti na lang may $1 pa akong tago. Hindi ko na pati naluluwas. Ito kasi hindi mo ito mapupul kung hindi ka maglalagay ng $1. Kaso nilagay niya yung isang chips. Yung para sa isang hindi, grocery. Hindi niya na mailabas. Ano na yan? Ilan mga style Linda? Si mga luma siguro nindang apple. Lalaganin na kaya para mabaka. Ah?
pala ang lychee. $7.98. Ay mo, mami, saan kaya lang may buto? Ang tamis. Ah, ito pala ang... Ano yun? Pomegranate. Ah, ito pala yan. Masarap daw. Ayun. Mas masarap yun. Dapat daharap. Para matamis. Sino yung nagsabi? Ang lalaki naman ng mga kamote. Yellow capsicum. Ah, ibig sabihin din, hinugda yan sa puno, puon. Ah, pag marami raw ng ganitong yelo, hinug sa puno. Hinug sa puno. Ito yung, yan itong tighigdaan yan. Ah, okay. Sabi ni Google. Sabi sa Google daw. Ang pagpipili ng watermelon. O, kanyari yan, konti lang. Ah, yan, konti lang. Kinuha hindi yan, bago pa mahinug. Mas maganda yung hinog talaga sa pan, yung maraming. Ayan, pag marami raw na, ay pag malaki ang yelo. Yan na lang siguro, yan tuloy, $6. Isang box. Isang box na. E bumili na kami niyan, baka palitan. Hindi, yun. Ito, hindi pa kami niyan nakatry, pero nagsalad niyan si Ate Jo. Ayan, masarap. Kaso hindi kami marunong. Ito, may white apple cucumber pala. Oh. Pineapple. $4.42. Ayan. Ayan, favorite. Isa yan sa favorite ko. Passion fruit. Ayan, paborito yan ni Jomar. Kaso ayan, dito ganyang kulay. Sa atin, sa Pilipinas, kulay green. Ayan, oh. Ang ganito, tatlo nito, kung alin dyan, $5. Hindi lang sararaan. Sa apple. Pwede man. Ayan, pagluluto ako nito. Yung katulad ng niluto ni Flavel nung kapatid kong bunso na gayahin ko. Ang mahal ng nyug dito. Oh, dalawa nito is $5. Mahal. Ito sa munggo. Ito ang wala sa atin sa Pilipinas. Ito ang ganito ang hinahanap ko sa Pilipinas. Wala. Mga kuya natin sa Pilipinas, ganito lang. Oo, maglumpia tayo. Ah, alfalfa. Anong alfalfa? $1.50 mo, Rani. O, ini na lang. Bokchoy nga. Bokchoy pa lang, pitsay. Susara dito. Ay, para din sa sayang. Susara dito naman kaya, $2. Iyo, ini na lang. Yan ang Pinoy naghahanap ng mura para di. Iyan gusto ko yan. Gusto niya yan. Gusto ko man yan. Ako. Ano dahulon mo kaya $6 sa 5 kilo ara noon tamo niya. $6 pero ya. 5 kilo. 5 kilo na. Ito na lang kami. Di mas mahal-mahal yan. Mas mahal-mahal pero hindi masasayang. Isa kasi, 5 kilo. Ayan, yung baga sa Pinoy aming bones, $3.50. Ito, $20.
ilang kilo na to? Iba-iba, kaya pinipili ko per ganito, $20. Kaya ang pinipili niya, kung gaano kabigat. Yung mas marami. 1.7 for it. Oo, tama. Ito ang pinipili niya kasi yung kung arin mo. Saka malambot ito. Nag-try na akong lutuin ito ng beef steak. Malambot siya. Ito naman para sa mga pets. Yan, tamang-tama yung kinasimba. Ito naman, mga pork. Yan o, mga pangsigang, pangsinigang. Ito naman ang lamb. Baka bumili ako niyang pagpa-uwi ako kasi bili yan sa akin ni Jomar ng isa kong anak. Gusto niya yan. Kaya pagpa-uwi na ako, bibili ako nito. Para masunod ko yung request ng anak ko. Yan, pang paksiw. Yung paksiw Bicol. Yan. Paksiw Tagalog Bicol, pare lang ata. Yan, mapaksiw kami. Ito naman ang mga fish. Nakakabili lang kami ng mga fresh fish sa Inala, sa Asian Market. Pag dito, lahat siya frozen. Mga paninda ni Portang Mau. Elsa. Portang. Kasi mo, ang dila, $9. Ano ni? Ang sweet ta ba yan? Eh, yun ta ba? Ang sweet. Ang sweet. Search. Ang pus, ano, lamb pala nung ako pusit. Chicken heart. $8, 2 kilo. Ayaw. Fat. Fat of beef. Skomal ng chicken feet. Sweet is almost $8? Ayun na. Sweet is the raw hard fat of beef. Pangit mo. Yan ang paborito. Yan ang gusto ni Jomar. Yung bulo. Ay ano? Balat. Balat ng baboy. $5. Hindi, ano ni yan, blue white things. Indian mackerel. Ano yan sa tuya? Ano ba yung mackerel? Pero ano yan? Matambaka. Buraw. Buraw sa Bicol. Then, $9.50 or 900 grams lang. Murang ito eh. Naman daw ang galunggong. Pero hindi talaga. Ang bilagan niya. Oo. $8, 1 kilo. Talagang muro sa Pinas. Ang hipon, pasayan sa amin. Kasi pagka nagigisa-gisa, may mga gusto kong lalagyan yan kahit sa mga lumpia. Tingnan mo ang sibuyas dito. Ang lalaki. Ito, gusto ko nitong magdaran sa Pinas. Matikman ang mga anak ko. Ang ganito is dalawa na $4-$5. Ay, dadala ako niyan sa Pilipinas. Bumili kami niyan, maglulumpia kami. Pang fried rice. Ito nga maganda rin to, $2 sa balot na niyan, mixed din. May capsicum. May capsicum. Masarami na may capsicum. Gusto mo itong green beans lang o yun na ni-mix. Ayan o, ang langka. $5 for 100 grams. Are you vlogging? Ayan, tanlad. Ito, buo. Ito naman, crushed. Frozen siya. Yan, mga ice cream. Nagpipili si Jonibel ng mahilig kasi sa ice cream ang mag-aama niya. Yung tatlo niyang boys. Ay, ito na lang. Tatlo niyang boys. Mahilig sa ice cream. 2, 4, 5. Yan na lang. Para pag naubos, tapos na. Oo. Ayan. Hindi kami mahilig niyan. Kamamahal yan. Ayan, pepper. Ang bersan.
Oh, lemon juice. Mura na yan. Sa 340. Oo, iba-ibang po yan. Oh. Iba-ibang. Ay, ito. Italian herbs. Yan pang carbonara. Sabi, good for 1 week lang. After namin mag-breakfast, sabi ni Jonabelle, Mami, saglit tayo dyan sa Target. Nandito na lang naman tayo. Mag-grocery tayo ng konti. Ayan ang konti. Yan nga mga herbs. Ang tatlo nito is $10. Naman kami ngayon sa mga cold cuts. Bacon. Ayan o. $5. May September. Hindi mo malamanon. No? Mayo, maing taba. Sabi ko malamanon na iniwag daw kasi walang taba. Ito, dice snack ko yan. 2.5 kilos. $10. Buwan na. Pang... Oh. Ayan. Kuya na, 2.5 kilos. Pwede. Na. Ito, $2 shortcut bacon. Ang maga nito. Mahal. Kahit mo lang, 3.5. Pang gisa-gisa. No, pang fried rice. Oo nga. Tapos pang omelette. Ito naman ham. $19. Malalaki ito, malalaki ng pizza. $10. Ay, $9. Dahanap kami ng mani saka yung tabascong green. Saka hanap, dumami na ang laman ng cart. Ayan o, dumami na ang... Ayan, jasmine rice. 10 kilos is $18. Meron din pala mga mamasita dito. $2. Pang sinigang, ini. Ayan mo. Huwag kita mga tulula. Ganyan si Johnny Bello. Kahit sa pag pagpapunch ng mga binili niya, organized. Osi yan eh. Ay, grabe. Mana sa nanay. Ayan o. Organized yan kahit maglagay lang yan dyan. Ito, kailangan magdala ka ng sarili mong bag kasi hindi kanila bibigyan. Bibili ka. Yan ang konti. Grocery raw kami ng konti lang. Ayan o. Chine-check niya muna. Kasi minsan daw, yung mga sale, hindi na ipapunch ng inang ano, sa cashier. Ganyan yan, no? Kahit nandito yan sa Australia. Attitude ng Pinoy pa rin ang gumagana yun. Sigurista. Let's go! Nailagay na namin sa car yung mga grocery. Ngayon, maghahanap na naman ang paggagastusan. Babalik niya, tapos kukunin niya yung $1. $1, buti na lang, tago-tago ko pa tong $1. Kasi sila card parati ang gamit. Kaya, wala ang coins. Ayan na. Ayan mga sunglass, reading glass, $5. Naghahanap kami ng pangbili. Ang hirap din minsan pumili pag sobrang dami na ng pipilian. Ito, kulot kasi ako. Gusto ko i-try ito. Ito oh. Ang ginagamit ko ngayon is ito. Mura again, Bill. $8 ba kasi bakal ko. Ito ang mga wala sa Pinas. Ito ang malimit kong hanapin. Yung mga
conditioner, mga yan. No para no silicones, no paraben. Yan ang wala doon kaya bibili ako nito. Oh, katulad ng ganyan oh. Mga paraben free. Yan mga dapat sa mga kulot ang buhok na katulad ko. Ayan oh. Yan ang mga gusto kong bilhin. Kung gusto si gustong kulay. Kung ano nang gusto mo talagang kulay kasi 'di ba black ang buhok ng mga. Anong gusto mong kulay? Kailangan. Ayan silver ah, shampoo pala 'yan. Magbi-bleach mo na and then saka magkukulay na ng gusto mo. Yan o, mga wala niyan sa atin. Sa mga kulot na buhok. Curl shampoo. Yan ang mga wala sa atin. Yan ang wala akong makita. Ganda naman dito pumili ng mga pangday ng buhok. Kasi ayan o, makakapamili ka. Tapos mayroong mga pang 1 day, pang 8 days. Ultra lighting. Oh, ito nga o. Yung 100% gray coverage, talagang 100% na makocover ang uban. Ito pang sa pimples, yung nagsisimula pa lang. Ayan, pauwi na kami. Talaga ang bait-bait ni Lord. Sabi ko pagpasok namin doon, sabi ko paubos na ang mascara ko. Ngayon, mayroon mascara. Ganun na ganun, Maybelline din. $5 na lang. Kaya talaga ang bait naman ni Lord. Yung palang nasa isip ko, mascara. Mga nabili ni Johnny Bell. Itong panglagay sa mga nagsisimulang pimples, pangkulay, foundation ng Maybelline. Kwan lang to? $5, Tri? Oh, $5 lang, Maybelline. Ay, ano to? Ano nga yan? Andito na kami. Ayan, oh, nag-aabang na si ang three boys niya. Ayan, alis na naman kami. Bigla, akala ko matutulog na. Ayan o. Labas na naman. Kaya itsura ko, itsura namin. Lahat kami nakapambahay. Ayan, balat nakapambahay. Jacket lang. Ay, grabe. Ayan ang itsura namin o. Para kami pupunta lang ng sentro ng Naga. Ayan o. Mga nakapambahay. Nanonood kanina ng TV. Pagkatapos ng panonood, akala ko sasabihin na tayo na matulog na yung pala lalabas. Ayan o, sarado ba? Sarado na. Kaya nagyaya dito. Yan o, namimiss niya yan. Namimiss niya ang taro milk tea. Namimiss ni Ping ng manugang ko. Pinarap ko lang ni Ping. Ay, hindi. Mabido. Pili ang apo ko kasi meron pa silang 1,000 points. Pipili sila ng gift dito. Malaman ng apo ko kung anong pipiliin niya. Kasi meron pa siyang 1,000 points. Ayan, kaya nagpipili siya. Sarado na lahat. Yan na lang Kmart ang bukas. Close na lahat. Yan, close na lahat. Yan na lang Kmart na lang.
May mga tira pa kasi 1 hour kaming late dyan. Yeah, we have. Look. Yan, kailangan magmatikman lahat.